po sa inyong lahat, mga ka-ML. Welcome back to my channel. Ayan. Siya nga pala, mga ka-ML, kung bago pa lang po kayo dito sa channel ko, please like my video and subscribe my channel. And also, hit the notification bell para updated po kayo sa susunod kong upload. Ayan. Mga ka-ML, pag-usapan po natin ngayon kung sino pa po yung hindi nakakaalam kung paano magluto ng langis o sa Bisaya pa kung tawagin dito sa amin, lana. Ayan. Samahan nyo po, mga ka-ML. Magluto tayo ng langis. Ayan. Tara, keep on watching!
yan mga ka-ML. Gagatain na, oh. Si Madel ang nagata kasi hindi ako marunong. Saka marumi yung kamay ko. Ayan. Tsaka mga ka-ML, ano yan eh, 7 pirasong niyog yan. 7 piraso talaga. Hindi pwede sumobra, hindi pwede magkulang. 7 piraso talaga yan. Tapos ganyan lang ka, ano, ganyan lang ang sukat ng tubig. Hanggat sa maubos to. Ayan mga ka-ML, sasalain at kasi tapos ng gatain, sasalain na lang. Ayan na po mga ka-ML. Papakaluin lang natin yan. Gamit lang natin yung kahoy. Ayan ah. Para mas makatipid. Mahal ang gasol kasi. Ayan. Maya maya pupulo na yan. Hanggat sa maging ano na, maging langis na yan. Tuloy-tuloy lang po yung paghahalo natin mga ka-ML. Tuloy-tuloy lang po. Tsaka siya nga pala mga ka-ML. Alam mo kung bakit kami gumagawa nito. Yung langis na to. Kasi kailangan kasi ng kailangan kasi ni mama sa gamutan niya. Yun kasi ang sinasabi. Gagawa daw ng langis para panghapla sa katawan niya. Huwag ko kung ano pang gagawin ito pagkatapos. Kaya binablog ko na lang para po matuto rin kayo kung paano gumawa ng langis. Ayan, ganito lang po yan. Antayin lang po hanggat sa maging langis po ito. Ayan mga ka-ML, sa mga hindi pa po alam paano gumawa nito, ganito lang po yan. 7 niyog, tapos gagatain nyo, tapos ganito, papakuluan lang pagkatapos gatain. Mamaya, panoorin nyo mamaya kung paano maging langis to. Ka-ML, yung paggawa nito parang gumagawa lang kayo ng biko, ganun. Alam niyo yung biko, parang ganito lang. Kaso hindi pwede lagyan to ng asukal. Kasi ano eh. Ang tawag nito, kasi langis kasi yung gagawin natin. Ayun na po mga ka-ML. Kung mapapansin nyo, medyo bumaba yung gata. Medyo nababawasan. Saka kailangan huwag masyado marami yung apoy kasi ano, kailangan bawasan. Baka aapaw kasi. Ganyan lang, halo-halo lang hanggat sa maging langis to. Ayan po mga ka-ML, kung mapapansin natin, ayan o, ganito ulit o, may buo-buo na o. Ibig sabihin yan, malapit na magkaroon ng langis ng ganito.
ang tawag nito, itong buo-buo na to. Dito sa amin, tawag nito latik. Sa Tagalog, kung ano ba ito. Basta ganito lang, halo-haloin lang para hindi damikit. Halo-haloin lang po natin. Malapit na po. Ayan. Ayan po mga kaimel, kung mapapansin ulit natin, ayan o. Ayan o, mapansin nyo. Ayan, langis na yan o. So, ang kailangan nito, kailangan maging brown to. Ito. Yung ganito, maging brown to. Yung tinatawag na latik. Dito sa amin, latik ang tawag nito. Ako sa Tagalog kung ano ba. Langis na yan, oh. Ayan, oh. Ito, oh. Ayan, oh, langis na yan, oh. Pagkatapos nito, pag naging brown na to, ayan, pwede na, sasalain na to. Ayan, ganun lang. Ayan, antayin lang natin na maging brown to. Antayin lang natin to. Ayan po, mga KML. Balikan po ulit natin, ayan no, naging brown na ang ano, oh, naging brown na yung buo-buo, yung latik. Latik talaga, latik dito sa amin eh, yung ganito. Iwan ko kung ano to sa Tagalog, i-comment nyo na lang mga ka-email kung ano to, comment nyo na lang kung ano to sa Tagalog, yung ito, yung itong buo-buo, yung ganito. Oh, malapit na talaga. Ayan, brown na yan. Sasalain na natin yan maya-maya. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Tsaka mga ka-email, nakakain daw to eh. Masarap daw to, sabi ni Papa. Masarap daw to. Nakakain daw to eh. Iwan ko lang, mamaya matikman ko daw kung masarap ba talaga. Ayan na po mga ka-email, oh. Ayan, nasiparit na yung tinatawag na latik dito sa amin. Latik talaga. Ito na po yung ano, yung langis. Ayan, kunti lang, sa dami kanina, pero kunti na lang. Ayan, dami ng gata kanina. Yan na lang yung natira, oh. Ayan. Ayan po mga ka-email. Salamat po sa panonood. Sana may natutunan kayo sa vlog ko. Kung may natutunan kayo, please like my video and subscribe my channel. Pindutin mo na rin yung notification bell para updated po kayo sa susunod kong upload. Maraming salamat po. Kita-kits tayo ulit sa susunod kong video upload. Bye!